Nakapag-upload na ako na ito sa Reels nung nakaraan. Sa Reels, sa TikTok, at sa Asa. Tawag nito dun sa YouTube channel natin, yung short videos, no? Bago kayo mambash, unang-unang ayo, ang motor na to, na-stuck na. No choice na tayo, kundi hasain, dinisan, gawa ng paraan lang. Okay? Hindi ito kailangan gawin sa mga pang-araw-araw o pang-maloy ang biyahe. Ito gagawin ko lang ng paraan para medyo maging accurate or mapantay ang drive pace natin. Okay, ito full video. Bahala na kayo kung anong gusto ninyong i-suggestion dito, o kaya naman kung bahala na kayo mag-judge dito. Basta ako, ginawa ko to para gawa ng paraan lang at hindi na bumili ng bago. Ulitin ko, ginagawa ko to para hindi na bumili ng bago, kasi nga luma na, gagawin na ng pang araw-araw. Okay, pang dito-dito lang, pamalengke lang. Kung sakasakali mapuputulan, ayos lang, nandito lang kami, malapit lang ako. Pero kung meron kayong pera o afford ninyo bumili ng bago, bumili na po kayo ng bago. Yun lang po ang aking suggestion sa inyo. Pero katulad namin na nagtitipid at alam namin na pandito dito lang, at uulit-ulitin ko, bago kayo mag-suggestion, gagawin ko na lang paraan to. Kasi ako naman ang gumawa na ito, dito rin gagamitin yan. Okay? Alright. Ang ginamit ko dyan na liha ay 1,000 na liha para hindi gaanong mapudpod o magasgas ang drive pace po natin dyan. Kayo, kung gagawa kayo yan, kung wala nang masyadong gasgas, 1,000 is enough. Okay? Pero dun sa mga malalalim na yung gasgas at gagawa lang ng paraan para mapaandar lang ang papaandar lang ang motor na mga luma, yan, pwede yan. Pwedeng 800 yan, bago kayo mag 1,000. Laging ang end nyo is 1,000 na liha para mas makinis. Kung gusto ninyo, gumamit din kayo ng 1,200 na liha na number para mas accurate or mas manipis, o ang finished product niya is parang salamin. Ako, ito lang yung nakuha ko sa mga natira kong liha, kaya ito lang ang ginamit ko, yung 1,000. Ito, ulitin ko, full video, bahala na kayo kung anong gusto ninyong isuwestiyon dyan. Alright, manood na lang po tayo. Yung mga magtatanong dyan na kung delikado ba o hindi, lahat po ng ginagawa natin sa motor katulad nyan at ng iba pa ay lahat delikado. Kailangan lang po natin ng pag-iingat talaga. Pag hindi mo ginamitan ng utak, sigurado madidisgrasya ka. Konting ingat lang po, diba? Para sa mga hindi naman expert, sa mga may alam, sa mga panggilid man lang, siguro alam nyo na kung anong delikado dyan. Sa pa, kung paano ko na ilagay yan, siyempre una kong nilagay dyan is yung mahabang spacer niya, yung bushing niya, pagkatapos yung back plate niya bago ko ilagay yung drive pace po niya. Okay? At alam ko may magtatanong dyan kung pwede rin yung pinakalagay ng bola niya or pulley. Hindi ko pa po nasusubukan yon kasi malaki ang butas nun, pero pwede gawa ng paraan yon. Pero itong mga gawain ganito, mas maganda kung gagawa ng paraan, ipamachine shop, which is mag-iris ka ng pambayad sa machine shop. Pero ang purpose natin dito is maayos muna to kahit papano, yung tipong aandar na hindi agad masisira. Kaya nga ang ginagawa natin dito is yung hindi ka nagagastos, gagawa ng paraan kasi nga luma na yung motor, para makatipid po tayo, no? Kesa kung pag bumili ka ng bagong pulley set, magkano rin yon, di ba? Kaya ito ginawa lang ng paraan. Ayan, makikita ninyo kahit papano, para sa akin ha, may pagbabago naman. Napapantay siya, natatanggal yung mga kalakalawang, at saka nakikinis siya. Kasi po yan
Pag yan, inilagay natin ang belt dyan at pinabaya natin umandar, kung maraming gasgas at may mga spot na mga kalawang dahil hindi na nagagamit at amag-amag, sigurado mapupudpud po ang panbelt natin dyan. Okay? Kaya yan ang ginawa natin. Wala po tayong pambili ng isang sweat dyan. Alam ko may magko-comment dyan, sigurado yan, na bakit hindi na lang ipamachine shop o kaya naman bumili ng bago. Uulit-ulitin ko, pandito-dito lang po ang motor na to, pangharabas kung tawagin, pamalengke. Ang lapit lang po ng palengke sa amin dito, wala pang isang kilometro, o sabi natin isang kilometro, pangharabas nga po ang tawag dyan. Pwede pa, kaya ginawa natin ang paraan. Ginawa ko tong video to para may share sa iba, o baka may mga lumang motor kayo dyan, natatakot kayong gamitin, o natatakot kayong buksan, pwede pa naman, di ba? Kasi nga, ano ang kinakatakot nyo? Nagagastos kayo. Ito, sinare ko to, baka isa-isa mga option ninyo to para makatipid po kayo. Alam natin na pwede pa. Pero yung iba, akala nila hindi na pwede. Okay?